Sa ibang balita, mga opisyal ng BFAR at Laguna Lake Development Authority magsasagawa ng monitoring at paglilinis sa Laguna de Bay kasunod na nangyaring fish kill doon. Apektado na ang bentahan ng isda sa palengke dahil sa fish kill. My live report si Katrina Son. Katrina? Rhea, apektado ng araw ang mga nagtitinda ng isda dito sa pamilihang bayan ng Los Baños, Laguna dahil sa pagtaas ng presyo ng mga itinitindang insa, mga tinitindang isda. Bunsad nga ito ng mga napapabalitang fish kill. Malaki raw ang nagiging epekto ng fish kill sa mga nagbebenta ng isda dito. Si Aling Ami Corpus, dati raw kalahating araw pa lamang ay ubus na ang kanyang mga ibinibendang isda. Ngunit simula raw nang mapabalita ang fish kill, nahirapan na raw siyang magbenta ng mga isda. Tumaas raw kasi ang presyo ng mga isda dito. Ganito rin ang sentimiento ni Aling Marisa Barakel na dating nagbebenta ng tilapia. Sa ngayon raw ay magpapahinga na muna siya sa pagbebenta ng tilapia. Ang bangus na dating nakukuha sa 150 pesos kada kilo, ngayon nasa 160 na. Ang galunggong naman na 100 kada kilo, nasa 110 na. Tumaas din ang hiwas na mula 100 pesos, nasa 110 na kada kilo. Nasa 120 naman ngayon ang matambaka kada kilo mula sa 100 pesos. Sobra. Kasi dati isda namin, sobrang tumal. Dati isda namin marami, umano kami 60, ngayon 20-30 lang, hindi pa naubos. Gawa nga ng piskil na yan. Yun po, medyo matumal. Pero ang isda ngalat po, medyo mabili din. Ang tabang lang po, ang medyo matumal. Ang depresya lang po, ay malaki ang itinaas ng isdang alat dahil sa epekto ng isdang tabang. Samantala, Igan, pamumunuan ng Laguna Lake Development Authority at ng BFAR ang water quality monitoring at cleanup drive ng Laguna de Bay sa bahagi ng Los Baños City. At yan na muna ang latest update mula dito sa Los Baños, Laguna. Rhea? Maraming salamat, Katrina Son.